Sa isang pag-aaral ng paglangoy, isang babae na ang muntik malunod, at natakot ang lahat, ngunit isang lalaki ang nagligtas dito at siya ay nagngangalang Moving. Siya ay kasabi ng isang swimming team at, kasama niya ang babaeng iyon na nagngangalang Suwa. Sa isang sandali habang kasama nito ang kanyang best friend, na may alam sa mga zodiac sign at naniniwala sa mga kasabihan. At base sa kanyang konklusyon ay nakita nito na gusto niya si Suwa. 78% na tama yon sabi ng kanyang kaibigan. Kaya't sinabi niya kay Woojin na huwag mag-alala, dahil gagawa ang Diyos ng paraan upang mapaglapit sila. At sa isang araling panlipunan sa sayaw, si Woojin ay di marunong sumayaw kaya't natatapakan nito ang paa ng kanyang partner. Ngunit hindi inaasahan si Suwa ay ganun din. Kaya't pinakiusapan siya ng guro na sumayaw kasama si Woojin. Hanggang sa naging partner niya na ito, kaya't ito ay hiyang-hiya sa tagpong ito, at ang matalik nitong kaibigan ay pinapakalma siya, at hindi nito sinasadyang natapakan ang paa nito, kaya't pinunasan niya agad ito ng may kasamang hiya, ngunit pagangat niya ng kanyang ulo, hindi nito sinasadyang tumama ang kanyang ulo kay Suwa, at sa ilong ni Suwa ay tumulo ang dugo, at sa ibang parte ng istorya ay, hiniling ni Suwa kay Woojin na sumulat sa kanyang diary, ngunit si Woojin ay labis na kinakabahan at tinanggihan niya ito, at nailagay ni Woojin ang kanyang ballpen sa diary ni Suwa, at umalis na lang si Suwa bitbit ang kanyang ballpen. Hanggang sa lumipas na ang 3 taon, ngunit siya ay wala pa din itong lakas ng loob, upang kausapin niya si Suwa ngunit ang kanyang best friend, ay pinilit siya nito upang kausapin niya na ito. Sa bakasyon sa taglamig ng panahon na iyon, nakatanggap si Woojin ng isang sulat, 3 taon na ang lumipas at sa tulong ng kanyang best friend ay, muling hinugot ni Woojin ang kanyang buong lakas ng loob na tawagan si Suwa, habang kasama nito ang kanyang matalik na kaibigan. At nagsimula na niya itong kausapin ngunit kinakabahan pa din ito, hanggang sa sinabi na niya kay Suwa, nasa iyo ang panulat ko, diba? Napakamahal ng pena yan. At ang naging resulta nun ay napakasaya nito, sapagkat pumayag si Suwa na makipagkita sa kanya bukas. Hanggang sa nagbilis itong na maayos upang makipagkita kay Suwa. At nagsimula na silang magkita nito at binigay na ang kanyang ballpen. At nagpasalamat ito, at sinabi niya din kay Suwa, na mag-iingat pa uwi, ngunit si Suwa ay nagulat dito. Hanggang sa umalis na lang ito nang naiinis. Ngunit bigla itong tinawag ni Woojin. Hoy Suwa, nauuhaw ka ba? Sagot ni Suwa ay oo. Hanggang sa kumain silang dalawa at nagsimulang makapag-usap. Pagkatapos naghihintay si Woojin ng bus kasama si Suwa. Hanggang sa dumating na ang bus. Nagpaalam na siya kay Woojin at sumakay na ito. Habang ito ay nakaupo, nakita niya si Woojin na hinabol siya nito. At naabutan ito ni Woojin at pumasok sa loob. Basang-basa si Woojin. Pagkasakay sa bus, tinanong niya si Suwa, maaari ba akong magsulat sa iyo ng isang sulat? At natawa si Suwa sa kanya ng bigla. Sa isang banda, niyaya siya ni Woojin upang manood ng pelikula. At dahan-dahan itong gustong hawakan ang kamay ni Woojin. Tinanong niya ito kung nakagwante si Suwa. Sagot ni Suwa ay hindi. Ngunit ang nahawakan pala nito ay ang paa sa likod nito. At natawa si Suwa sa oras na yon. At pagkalabas nila sa sinehan ay inilagay ni Suwa ang kanyang kamay sa bulsa ni Woojin. Hanggang sa naging opisyal na silang magkarelasyon nito. At merong binigay si Suwa sa kanya na isang bagay. Upang magpaswerte sa kanyang laban. Sapagkat si Woojin ay maaaring mapili sa pambansang swimming team. Mas mahigpit na nagsanay si Woojin araw at gabi. Ngunit sa isang pagsasanay, si Woojin ay muntik na itong malunod. Naapektuhan ang utak ni Woojin, sapagkat sa pagod nitong magpraktis sa araw at gabi. Hanggang sa dinalaw siya ni Suwa. Ngunit ang sinabi nito ay, hindi niya mabibigyan ng magandang buhay si Suwa. Kaya naman nakipaghiwalay ito sa kanya. At lumipas ang 1 taon, hindi na makatiis si Woojin. Upang hanapin ulit si Suwa sapagkat mahal na mahal niya ito. Kaya nagpunta siya sa Seoul. Ngunit nakita ni si Suwa na may kasama ng iba. Hindi ito nasaktan sapagkat alam nitong masaya na siya sa iba. Ngunit nakatanggap ito ng 1 tawag mula kay Suwa at gusto siyang makita nito. Hanggang nagkita na silang dalawa at sabik na sabik si Suwa kaya niyakap niya agad ito. At sinabi kay Woojin na mabubuhay silang masaya at magkasama. Sa pagtsatsaga ni Suwa, kinasal sila at nagkaroon sila ng anak at pinangalan ng Gaiho. Ngunit 1 taon matapos niyang manganak, namatay si Suwa sa kanyang karamdaman. Sa libing ni Suwa, si Woojin ay nakatitig lamang ito sa kanyang asawa. At ang anak nitong si Gaiho ay naniniwala na makikita nito ulit ang kanyang ina. Ngunit bago ito mawala ay gumawa ito ng 1 video para sa kanyang anak. Sa video, merong 1 penguin na parang si Gaiho. At kailangan niyang umalis ng pansamantala. Pero araw-araw niyang tinitignan ito mula sa kalangitan. Hanggang dumating ang tag-ulan, ay nakasakay ang ina ng batang penguin sa tren upang puntahan ito. Upang makasama niya ulit ito, ngunit kailangan na nitong bumalik kapag tapos na ang tag-ulan. Pero patuloy niya pa din itong titignan araw-araw mula sa kalangitan. Makalipas ang 1 taon, araw-araw gumigising si Woojin ng 3 a.m. para sa trabaho nito, at sa araw-araw na bumabangon ang batang ito, ay nagtatago ito sa aparador upang hintayin nito ang kanyang ina, sapagkat naamoy nito ang damit ng kanyang ina, at umuwi si Woojin ng 6 a.m. ng umaga para paglutuan ang kanyang anak ng agahan. At sa 1 balita ay nagulat ng 1 tag-ulan.
Sa tuwing uulan ay inaasahan nito ang kanyang ina ay babalik, kaya't lumabas ito upang hanapin ang kanyang ina habang umuulan, at sinundan siya ni Woojin sa oras na yon. Ngunit malungkot ito sapagkat hindi nito nakita ang kanyang ina, kaya't binuhat na siya ni Woojin pa uwi, ngunit may nakita si Woojin na nakaupo sa gilid ng rails ng tren. At nakita din ito ni Jaiho kaya kagad niya itong nilapitan. At hinawakan nito ni Jaiho. Ngunit laking gulat nila ay sisuwa ito. Sinampal ni Woojin ang kanyang sarili pagkat alam niyang nag-iimahinasyon lamang siya. At ito'y nasaktan sa sampal nito kaya hindi ito panaginip. Ngunit tila nawala ang memorya ni Suwa. At hindi niya makilala ang mga ito. Hanggang sa inuwi ni Woojin si Suwa. Inilit ni Woojin si Suwa alalahanin ang kanilang bahay. Ngunit hindi na sa kanya mahalaga yun kung totoo bang buhay si Suwa o hindi. Hanggang sa tahimik nitong tinignan si Suwa kung totoo nga ba ito. At nalaman nitong bumili nga ito. Masaya nitong ginawa ang kanyang trabaho dahil sa nangyaring iyon. Habang si Suwa ay kasama nito si Jaiho. Ngunit sa paglalaro ay para itong nababaliw at nasaktan pa nito si Jaiho. Nang gabing iyon, nagtataka na tanong ni Suwa kay Woojin. Bakit sila magkakilala? Sinabi sa kanya ni Woojin mula sa oras na halos malunod siya hanggang sa kanilang unang date. At sinabi pa nito ang ibang alaala nito. Hanggang sa natapos ang kwento niya na iyon ay unti-unti silang nagkakaunawaan. Pagkatapos ay dinala ni Woojin sa bundok si Suwa. At sinamantala ang pagkakataon na halikan si Suwa. Hanggang sa sinuot nito ang dati nitong singsing sa kasal. At naging isang masayang pamilya na naman sila sa mga oras na iyon. Ngunit nang pauwi na sila habang bitbit nito si Suwa at kanyang anak ay bigla siyang nawala ng malay. Pagkatapos nagising si Woojin at sinabi kay Suwa. Sinabi nito kung bakit sila naghiwalay dati. Nang marinig niya ang lahat ng iyon ay napaiyak ito. At nais nitong ipagpatuloy ang buhay na meron siya dati. Ngunit sa susunod na araw, sinabi ng nagbabalita ay matatapos na ang pag-ulan. At matatapos na ito sa loob ng 2 linggo. Pagkarinig ni Woojin dito ay kagad nitong pinatay ang TV. At habang naglilinis ito ng bahay, nabasa nito ang kanyang mga sulat at naalala niya na lahat. Sinimulan niyang turuan si Jaiho na magluto ng pagkain. Tinuruan niya kung paano maligo mag-isa, tinuruan maglinis ng bahay at magpatuyo ng damit, at sa tulong ng matalik na kaibigan ni Woojin ay, tinakpan nila ang daanan kung saan ang galing si Suwa. Natatakot ito sapagkat pag matapos ang ulan ay mawawala na si Suwa, at sa isang banda, may biglang tumawag sa kanya dahil kay Jiro, sapagkat sinabi ng kanyang kaklase sa tuwing ginagawa nila ang pagpunas sa kotse, nang po may siguradong uulan kaya ito nagalit, at tanong ni sa kanyang ama na, hindi naman aalis si mama diba kapag umulan, at dagdag nito sa kanyang ama na hawakan niya mabuti ang kanyang ina upang hindi na ito umalis. Makalipas ang ilang araw, nagpunta si Suwa sa panaderya ng matalik na kaibigan ni Woojin. Upang ibili si Jaiho ng cake, ngunit ito'y takot na takot sapagkat alam niyang ito'y patay na. At sinabi ni Suwa sa kanya ay sanang lagi niyang tulungan si Woojin at ang kanyang anak. At sa isang banda, ang harang na ginawa nila ay nasira dahil sa lakas ng ulan. At ngayon ay kaarawan ni Jiro. At kinuha nila ng letrato ang kanilang pamilya. Hanggang sa nakatulog na si Jaiho at sinabi ni Suwa kay Woojin. Si Jaiho pwede lang umasa sa'yo. Bigyan mo siya lahat ng pagmamahal natin sa halip na ako. Patuloy silang nag-uusap, hindi na nakatiis si Suwa. Hindi niya maiwanan ang taong mahal niya at ang kanyang anak. Kinabukasan, sa paaralan ay mayroong palabas. Pumayag si Woojin na sumama. Ngunit dahil may biglang nalunod na huli na siya, hindi nakita ni Jaiho ang kanyang ama hanggang sa malungkot ito sa oras na yon. Ngunit kapag sinasabi ang kanyang sariling mga nais, nakita nito ang kanyang ina. At dahan-dahang itong nagsalita at sinabing, marunong ako maglinis. Ang vacuum cleaner ay hindi dapat buksan ng masyadong malakas. Marunong akong magsampay nga mga damit. Hanggang sinabi nito ang mga turo ng kanyang ina sa gawaing bahay. At pro-protektahan ko si tatay kasi nangako ako sa'yo. Ngunit kailangan pa rin umalis ni Suwa. Hanggang sa umuwi na si Jiro ngunit hindi nito nakita ang kanyang ina. Nagmadali itong pumunta sa rails ng tren. Nakita ni Jaiho ang kanyang ina. Sa isip ni Jaiho, palaging may isang katanungan. Sapagkat narinig niya sa mga ibang tao, ay nagkasakit ang kanyang ina dahil sa kanya. At kung alam lang niya na magiging ganun ang kanyang ina, ay susunod na kagad siya dito. Ngunit sabi ng Misuwa ay masaya na dumating sa buhay niya si Jiro. Sa isang banda, dahil sa pagligtas ni Woojin sa nalunod ay nawalan ito ng malay. At nang magising ito, alam niya na ito ang huling araw ng tag-ulan. Kaya't nagmadali itong pumunta sa rails ng tren. Ngunit sa kanyang pagmamadali ay bumagsak ito. At hanggang sa tumakbo ito ngunit ito'y bumagsak ulit dahil sa kanyang karamdaman. Ngunit sa kabutihang palad ay nakapunta siya doon, hanggang sila ay nagkatitigan lang. Nang maglaon ay natagpuan ni Woojin ang liham na iniwan ni Suwa sa kanilang bahay. Nakita nito ang diary ni Suwa. Sa simula pa lang ay gusto na siya ni Suwa, at nagpanggap lang hindi ito marunong sumayaw upang maging magpartner sila. At nang makatanggap siya ng isang tawag mula kay Woojin, ay tuwang-tuwa din siya. At nang pinuntahan din ni Woojin si Suwa sa Seoul upang balikan ito ay nakita niya din ito. Ang kotse na sinasakyan niya ng oras na yon ay kapatid niya lamang ang kasama niya. Hindi alintana ni Suwa ang malakas na ulan at bumaba ng sasakyan upang hanapin siya. Ngunit nang tumawid siya sa kalye, siya ay naaksidente. At nang magising siya ay bigla na lamang siya nasa gilid ng rails ng tren. Pagkatapos ng matagal na panahon, muling iminulat ni Suwa ang kanyang mga mata. Nakahiga na siya sa hospital bed.
Sinabi sa kanya ng doktor na 6 na linggo siyang nakoma. Sakto lamang ito sa tag-ulan sa kanyang panaginip. Ngunit alam ni Sua sa 6 na linggong ito na dumating siya sa hinaharap. Kaya nang magising ito ay hinahanap agad nito sila Wu Jing. At dito nagtatapos ang aking pagsasadula. Kung nagustuhan mo ang aking pagsasadula, maaari lamang magkomento sa ibaba. Nagustuhan ko din ang kwentong ito, sapagkat ang mga gumanap dito ay ang mga taong kilala sa Korea pagdating sa pag-arte.